Hindi lahat ng relasyon ay tumatagal. May mga iba't ibang dahilan kung bakit nauuwi sa hiwalayan ang dating masayang pagmamahalan. At hindi din lahat ng naghihiwalay ay wala ng pagmamahal. Paminsan, kahit pareho ninyong mahal ang isa't isa, pero kailangan niyong bumitaw dahil may mga bagay at sitwasyon na dapat isalang-alang. After breakup, kahit masakit, kailangan mong tanggapin na wala na ang taong mahal mo, na hindi mo na siya makikita at makakausap. Sila ang mga taong pinagtagpo pero hindi tinadhana. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Kahit mahirap, pero kailangan mo tanggapin ang sinapit ng inyong relasyon. Pero ang ex mo kaya, naka-move on na ba? Tanggap na rin kaya niya na hindi kayo para sa isa't isa? I'm sure gusto mo din malaman. Signs na mahal ka pa ng ex mo. Number 1. Tinatawagan o nagte-text pa din siya sa'yo. Yung palagi ka pa rin nakakatanggap ng text mula sa kanya. Lagi ka niya kinukumusta at tinatawagan kahit wala na kayo. Paminsan, kinukulit ka niya sa text lalo na pag nakainom siya. Tinatanong ka niya at pinapaalala niya sa'yo ang mga pinagsamahan ninyong dalawa. At kahit 10 oras na ng gabi, lagi siya may text sa'yo kasi hindi siya makatulog at ikaw ang iniisip niya. At umaasa siya na kakausapin mo siya. Number 2. Mahal ka pa ng ex mo kapag close pa din siya sa family mo. Kahit wala na kayo, ay hindi pa din siya nakakalimot sa family mo. Palagi siyang bumabati sa mga magulang o sa mga kapatid mo kapag birthday nila. Paminsan, dumadalaw pa din siya sa inyo. Ginagawa niyang dahilan ang family mo para makita at makausap kanya. Number 3. Nasa kanya pa rin ang lahat ng binigay mo. Diba, para maka-move on, ay dapat itapon na ang lahat ng mga bagay na magpapaalala kay ex. Pero siya, tinatago pa rin niya ang mga bigay mo. Ilalagay pa niya sa baul para safe ang alaala ninyo. Iniingatan niya pa din ang lahat ng mga sulat, kahit mga tuyong bulaklak o mga gamit na binigay mo sa kanya nung kayo ay magkasama pa. Lalo na ang mga masasayang larawan ninyong dalawa. Iniingatan at tinitingnan niya pa rin kapag namimiss ka niya. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Number 4. Mahal ka pa ng ex mo kapag hindi ka nakablock sa mga social media account niya. Hindi kanya kayang i-unfriend o i-block sa Facebook at Instagram kasi interesado pa rin siya sa'yo. Gusto niyang updated siya kung ano ang mga ginagawa mo kahit wala na kayo. At inaabangan niya ang mga post mo. Palagi niya tinitingnan ang Facebook mo at nagre-react pa din siya sa mga post mo. Tinitingnan niya ang relationship status mo. At higit sa lahat, gusto niya malaman kung may boyfriend o girlfriend ka na. Inaabangan niya kung magpo-post ka ng picture ng bago mong jowa. Number 5. Palagi kang tinatanong sa mga mutual friends niyo. Mababalitaan mo na lang sa isa mong kaibigan na nagtatanong siya tungkol sa'yo. Ikaw ang lagi niyang mukhang bibig sa mga usapan. Nagpapakita lang niya na ikaw pa rin ang laman ng isip niya. At kapag may okasyon ang isa niyong kaibigan at pareho kayong naimbitahan, mapapansin mo na sobrang nakaayos siya. Bagong gupit at naging maporma siya at naging palaayos sa katawan niya. Dahil gusto niya na makuha niya ang atensyon mo. Number 6. Masaya at excited siya kapag nagkausap kayo. Hindi niya maitago ang saya niya kapag magkausap kayo. Yung tipong hindi niyo inaasahan na magkikita kayo sa isang lugar o nagkasalubong kayo at nagkausap kayo kahit saglit lang. Pansinin mo ang ningning sa kanyang mga mata at ngiti sa kanyang mga labi at kakaiba ang sigla niya habang kausap ka.
Number 7. Mahal ka pa ng ex mo kapag concerned pa rin siya sa'yo. Hindi pa rin siya nagbabago, madarama mo pa din ang concern niya sa'yo kahit wala na kayo. Tulad halimbawa, pag nalaman niya na may sakit ka, asahan mo na tatawagan ka niyan at kukumustahin ang pakiramdam mo at ipapaalala sa'yo na uminom ka ng gamot. O kapag nalaman niya na may naniligaw sa'yo, sasabihan ka niya na kilalanin mong mabuti ang guy para hindi ka mapahamak, pero deep inside nasasaktan yan. Number 8. Mga patama at hugot na post. Ito yung mga post niya na alam mong patama para sa'yo. Tulad na lang pag nag-post siya ng paborito niyong lugar na pinupuntahan nung kayo pa at ang mga paborito niyong pagkain, tapos may mga patama na caption. Paminsan, pati yung lyrics ng theme song nyo o music na paborito nyong pakinggan noong kayo pa ay pinupost din niya dahil gusto niya ipaalala sa'yo yung mga nakaraan ninyo at gusto niya ipaalam sa'yo na hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Number 9. Tinatawag ka pa din niya sa endearment nyo. Pag nagkakausap kayo, tinatawag ka pa din niya sa tawagan nyo o yung term of endearment nyo dati. Hindi mo alam kung nagka-amnesia ba siya o pinagtitripan ka lang. Minsan, nakakairita yung ganito. Yun bang ibabalik pa niya ang nakaraan na? Pinipilit niya magpakasweet ulit sa'yo kahit alam niyang wala nang kayo. Hindi pa kasi siya makamove on kaya ganyan. Kung may nararamdaman ka pa sa ex mo, cute itong pakinggan. Pero kung ubos na ubos ka na at wala ka ng love para sa kanya, iisipin mo sigurado na parang sira ulo ang ex mo. Number 10. Mahal ka pa ng ex mo kung paulit-ulit siya sa paghingi ng tawad. Pinatawad mo na siya pero sorry pa din siya ng sorry sa'yo. At nagmamakaawa siya na bigyan mo pa siya ng huling pagkakataon. Pinipilit niya na baguhin ang sarili niya. Gusto niyang magkabalikan kayong dalawa. Gusto niya na maging maayos ulit kayo kahit sinasabi mo na ayaw mo na at pagod ka na. Pero hindi pa din siya sumusuko. Nangangako din siya na hindi niya nagagawin ang mga bagay na naging dahilan ng breakup nyo. Meron din iba na gagamitin ang family nila para pakiusapan ka na patawarin mo siya at bigyan pa ng pagkakataon. Paminsan, sinasama ka pa din nila sa family gathering nila dahil sinasabi nila na party ka ng pamilya nila. Tandaan, hindi lahat ng umaalis ay bumabalik at hindi din lahat ng bumabalik ay tinatanggap. Sa isang breakup, mayroon isang laging naiiwan, yung umaasa pa na magkakabalikan pa, yung patuloy na kumakapit sa mga masasayang alaala at patuloy na nasasaktan dahil nagmamahal pa. Kung ang lahat ng signs na nabanggit ay ginagawa ng ex mo, pag-isipan mong mabuti kung karapat-dapat pa ba siyang bigyan ng chance dahil mahirap nang ibalik ang tiwala kapag ito ay nasira. Kaya dapat magmahal ng tapat at matutong makontento sa taong mahal mo dahil pag dumating ang oras na nawala siya sa'yo, doon mo lang makikita ang halaga niya sa buhay mo kung kailan huli na ang lahat. So yun lang guys. Thank you for watching and I hope na may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe and stay safe and God bless us all.